Tumont about you, kasi 15 years old ka pa lang, nag-start kang maging artista. So, bakit ganito ka bata ang pagdidesisyon? Mga time na yun kasi sa Australia ako nakabase, Carla. Doon ako nag-aral, grade school, high school, college. And so, every year, kumbaga, umuwi kami sa Philippines. Tapos, siyempre, pag nasa mall ka, maraming sumusunod ng mga talent coordinator, mga ganyan. Oh, pwede ka mag-artista. Pwede ka mag-artista. So, sobrang pogi mo naman kasi. Pero paano mo naman ginamit itong humble beginnings mo sa industriya para pagyamanin yung talento mo sa pag-arte, Mr. Raymond? Siguro, in-appreciate ko lang yung mga pagbibigay sa akin ng mga gandang break. Patuloy lang, tuloy lang. Wala man ako reklamo doon. I'm very happy na I'm part of the industry. Parang napaka-formal ng ating interview kasi parang feeling natin kausap natin si President Manuel L. Quezon. At saka, grabe yung pagka-president. Hindi, eto, fast forward natin yung naging karera mo mula sa pagiging, well, of course, nag-lead roles ka rin, tas bida kontra bida. Ngayon naman ay isa ka ng mukha, ikaw na ang bagong mukha ni Manuel Quezon. Oh! At dahil sa Manuel skin, paano mo napili ito, Mond? Paano ka na nakuha? Or ikaw ba? Yun na nga eh. Hinanap ka ba? Or... Noong time na yun, ginagawa namin yung Pusong Digaw. Tapos may text. We'd like to offer you a movie, Raymond. Can you come to the office 9 o'clock in the morning? So sabi ko, sayang yata yung movie na to. Baka maganda to. Indie film. Sabi ko, sige, punta na lang ako. Pagdating ko doon, nintay ko lang explain sa akin yung role, yung movie, biglang... Binigyan ako ng director ng script na mahaba, na speech ni Quezon. Sabi niya, are you ready? Ready for what? Are you gonna audition? Oh, I'm gonna audition. I thought you offered me the role. Hindi mo alam na audition. Hindi ko alam kasi hindi nakalagay na audition. Paano kaya ito ang haba ng speech? Then I did the audition. So, masaya naman ako dahil yung mga nakapaligid na kababae natin dun sa set, palakpak naman sila. Tuwan-tuwa naman ako, syempre. Boy, ang galing ko ah. Okay. Pagtingin ko sa director, he's British. British-Jewish. Ganun lang sa akin. Uy. Sabi ko, hindi yata na gusto ni direct yung arte ko. Tapos sabi ko, sayang, tinulog ko na lang sana. Okay. Pero, ito na. Pero 2 months akong walang narinig. Kaya kala ko, so after 1 month, sabi ko, few weeks, wala akong tawag ah. Yun na naman ako, sayang, tinulog ko na lang sana yun. Laging puyat. Biglang may na-receive na naman akong text. Raymond, you are chosen to be one of the final casting. Wow! Pero ito, bilang ginampanan mo yung role ni Manuel L. Quezon, meron ka bang na-discover or natutunan na bago sa dati nating Pangulo? Well, actually, kasi... hindi ko po kilala si President Manuel Quezon. Alam ko lang meron tayong Quezon City, Quezon Memorial Circle. Alam ko naging presidente siya, pero hindi ko alam yung tukol sa buhay niya. Kaya natuwa ako nung na-research ko siya at marami ako natutunan about him. Specifically, tong time period na nung sa buong mundo ay walang makatulong na mga mas malalaking bansa, mas powerful na bansa. Ang Pilipinas na napakaliit at tayo ay sakop pa ng Amerikano at that time, ay may nagawa na kapag nakatulong tayo. Yung accent ni Manuel L. Quezon, ikaw ba ay nahirapan? Mahirap eh, kasi ma... English ba English? Sige nga, try mo nga din. Hindi ko alam sa Manuel L. Quezon. Hindi, nagtatagalog. Ni Manuel L. Quezon, try mo din. Hindi ko alam yung mga accent. Uy. Yan nga, ipapakita ni Sir Raymond. Sir, pwede mo i-try sa amin, Mr. Try niya yung accent. I-try mo po, sir. Itatry ko po, sir. Hello, good evening. I'm President Manuel Quezon. How are you doing? I'm fine. I'm very good, very good. Parang naging radyo. I'm fine. Listen to the radio. Parang pag ganun, I'm fine. Pero ganun pala talaga. Ang galing naman. Ano yung nag-research ka din? Paano siya gagayahin? Actually, kasi 1 month lang yung time namin mag-prepare. So medyo nakakatakot siya na, oh, naku, ano ba ito? Umuo ako dito. Mukhang malaking pelikula to. Parang hirap yata aralin lahat yun. May accent siya, may pagka-Spanyol siya. May mga videos may pagka-Amerikano siya magsalita kasi... mga paligma nakapaligid sa kanya sa Malacanang puro mga Amerikano. Tapos nag syempre Filipino din siya. Sana naging
pasado naman sa mga tao. At mukhang pasado naman dahil nung nag-VIP screening kami, yung mga abansenas, mga kamag-anak nila Quezon. Tumantuwa naman sa performer. Sabi niya, paano mo ginawa yun? Paano mo ginawa yun? Alam mo, ang ganda ng usapin natin, sobrang pang-international. Pero, Mon, naging interesado ka habang inaaral mo. Nandun ba yung feeling na parang, yung alam mo yun, yung naglalagablab yung damdamin mo dahil nagkaka-interest ka. Yes. Namamangha ako. Kaling ng tao na to. Ang kaling pala. Tento pala. Meron palang ganyang tao na. Kasi ano siya eh, hindi po siya boring. Kaya po pag pinood niya yung pelikula, hindi lang siya historical. Dahil napakaganda ng karakter ni President Quezon. Bibo siya. Masaya siyang tao. Mapagmahal siya. Matigas din ang ulo niya. At maganda yung mga exchange niya with his wife. Medyo cute din. So hindi siya boring. Entertaining din po siya. Panonoorin talaga namin Mr. Raymond kasi talagang napakagaling mo talaga sa larangan ng pag-arte. Lalo na given na yun na talagang magaling ka kasi talaga na actor mo. At ngayon nga gusto nating malaman kasi syempre nandito na rin sa show business ang kanyang kapatid na si RK. Isa pa ding mga magaling din. So bilang kuya niya Mr. Raymond, talagang tinuturuan mo ba siya sa mga acting skills? Nag-uusap ba kayo? Ngayon di na kasi may sarili na siyang style ngayon eh. Pero nung bata kasi yan, mga 10 years old pataas, lagi siyang sumasama sa mga taping ko, sa mga shooting. Uh-oh. Tapos kahalubilo sa mga artista, mga actors, hanggang meron akong pelikula that time with Love Diaz na pinasok ko siya kung pwede siya. Sabi ni Love Diaz, tol, sige, medyo madrama yung role. Ikaw na bahala, i-workshop mo siya, kaya ba niya? Kaya niya, Andrek, akong bahala. So, win-workshop ko siya, one-on-one, pinaiyak ko siya, talagang get into the character. I guess, after that, parang na-hook na siya, na-addict na siya sa pagiging actor niya. Galing din ni RK. Tapos nag-workshop na siya at tinuloy niya yun. Lagi na siya nag-audition at pinaghirapan niya kung nasan siya. Oo, nakagawa din ng sarili niya, Mahes, yes. Si RK. Correct. Diba? It runs in the blood. Talaga. Exactly yun. Nasasabihin ko sana na nalalaytay talaga sa dugo niyo na magagaling kayong artista. Correct. Correct.